purihin ang Panginoon. Kaya alam niyo po kanina, sabi nga natin, we have prayed for the leaders, for the pastors. Ang pag-uusapan natin ay sa Isaiah 56 verse 9 to 12. At isa dito, sabi nga natin, the dangers of self-serving leadership. Anong sabi nga natin, sabi nga ng banal na kasulatan, paano pag nawala na liwanag, paano pag nawala na ang alat? Ano pa ang silbi nila? Maging ang asid pag nawala ang alat nito, kung wala na itong kakayahan, kahit sa lupa, ay hindi na ito makakatulong. Kahit itapon mo sa lupa. Kasi ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang asin ay isang ay hindi lang preservative. Hindi lang nga pampalasa, but also, ginagamit itong fertilizer. At kung ito'y mawawala ang kanyang alat, magisa lupa, hindi siya makakatulong. Kaya nga ho mga kapatid, not only we faithfully pray for you, but we also pray that you also pray for us. Mga kapatid, kami po ang nasa front line. Kami po, sa amin nagagalit ang kaaway. No? Kapag naitutuwid kayo, naitatama kayo. Hindi po ako natatakot sa kaaway. Ang natatakot ako, na baka sa aking paglilingkod, ay magkasala ako sa Panginoon. Na sabi nga natin mga kapatid, ang iglesia ay pamilya ng Diyos. Ito ang magiging pamilya mo pag akyat mo sa langit. Ito ang mga tinawag ng Panginoon at binago. Nawa dito sa lupa, magsimula ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Ang pagmamahalan, no? Hindi ang paghuhusga at kung ano paman. Hallelujah, basahin po natin na sabi dito, Isaiah 56 verse 9, tinawag ni Yahweh ang ibang mga bansa upang salakayin at wasakin ang kanyang bayan tulad ng pagdaluhong ng isang mabangis na hayop. Meron bang pagkakataon na ang Diyos ay tatalikuran tayo o ipipikit niya ang kanyang mga mata na wala siyang gagawin sa kabila ng mga kahirapan, ng pagdurusan na nararanasan ng kanyang bayan? Brothers and sisters, it will happen. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi tayo lubusang tatalikuran ng Panginoon o pababayaan man. Minsan, ang pananahimik ng Panginoon, ang kanyang paraan upang maintindihan natin ang ating pagkakamali. Napakasarap kung may mga lingkod ang isang iglesia na pinapatnubayan ni Yahweh. At ang mga lingkod niya na nangangaral ay nagpapahayag ng katotohanan mula sa ating Diyos. Kaya nga ho mga kapatid, lahat ng ating mga tagapanguna, mga leaders at mga guro, exhorters, and even pastors, dapat ipinapanalangin nyo yan. Mas marami ang bilang ninyo kaysa sa mga lingkod ng Panginoon, ipanalangin nyo sila na madagdagan. At ipanalangin nyo manatili silang tapat. Hallelujah. Bigyan natin ng tinatawag nating larawan. Ano kaya ang magaganap? What will happen if God withdraw His protection? Paano natin ilalarawan kapag ang Diyos ay hindi kumikilos sa ating buhay o iwan niya tayo at ialis ang kanyang protection? Mga kapatid, matuto tayo dito. Mabuksan ang mga mata natin. The words of God are true. Jeremiah 12:7, sinabi ni Yahweh, itinakwil ko na ang aking bayan. Tinanggihan ko na ang bansang aking inirang. Ang mga taong aking minamahal ay binigay ko na sa kanilang mga kaaway. Kaya nasabi ko nga ito minsan sa isang devotion natin sa ibang mga kapatiran din, please, huwag kayong bibitaw sa Panginoon.
Huwag kayong tatalikod, huwag kayong lalayo. Hindi naman lalayo ang Diyos sa iyo eh. Hindi naman siya ang aalis sa tabi mo. Ikaw ang umaalis kapag gumawa ka ng kasalanan, pag sinuway mo ang kalooban ng Diyos, ikaw ang lumalayo, hindi ang Diyos. Mananatili ang katapatan at pag-ibig niya sa atin, tayo ang binabago ng kasalanan. Pinakikitid ang utak. Ang tingin mo, kaaway mo lahat. Tingin mo, hinuhusgaan ka. No. Amen. Diablo ang nagbubulong niyan. Diablo ang sinungaling. Alam mo nang mali ang ginagawa mo. Piling mo pa, hinuhusgaan ka ng tao. Piling mo, galit sa iyo ang tao. Piling mo, hindi ikaw ang dahilan ng kapamakan mo. No, amen. Kasi sabi dito, tinakwil ko na, tinanggihan ko na, ibinigay ko na. So it will be an open season when God withdraw His protection. God forbid, kahit isang segundo, hindi tayo tatagal. Hindi tayo titigilan ng kaaway hanggat hindi nalulugmok at nawawasak. Matakot tayo sa katotohanan ito. Lagay nyo nga dyan sa inyong comment section. Lord, keep your protection. Keep your protection, Lord, to your people. Lord, huwag mo kaming iiwan. Lagi mo kaming iingatan. I am sharing this to you not because meron tayong problema sa church, financially, sa commitment, sa mga workers, maraming gawain pero kulang ang manggagawa. But let this be an eye-opener. If God forsaken us, no one will live. Verse 8, lumaban sa akin ng bayan ko. Sinibasib ako gaya ng mabangis na leon. Nagtataas sila ng kanilang tinig, laban sa akin. Kaya kinamumuhian ko sila. Grabe, no? Ang katulad ng bayang pinili ko'y ibong pinagtutulungan ng mga ibong mandaragit. Hali kayo, mababangis na hayop, at pagsalusaluhan ninyo ang kanyang bangkay. Ibig sabihin, when God withdraw His protection, talagang dadaluhungin kayo ng kaaway ng mga demonyo. Wala kayong mahinga ng tulong, and even the devil, you cannot ask for his help because the devil is a murderer. The devil is a liar. He is a thief. Kaya sabi nga natin, kapatid, bakit ba pinaplano natin na umabsent sa harap ng Diyos? When the truth is, we will never survive without God's help. Walang maghiwalay sa iyo at sa Diyos kahit ano pa ang mangganap sa mundong ito. Pero kung bumitaw ka sa Panginoon, that is another story. Ezekiel chapter 34 verse 5. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ezekiel 34 verse 8, ako ang Diyos sa buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa sa halip na alagaan nila mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Sabi nga ng Acts 20:28, this is what Paul said to the church, singatan niyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan niyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. And Acts 20:29 says, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga lagad at sa gayoy mailigaw sila.
Sabi ng 28 verse 25 ng Deuteronomy, ipalulupig niya kayo sa inyong mga kaaway. Lalabang kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, labis kayong katatakutan ng lahat ng bansa. Bakit sila matatakot sa atin? No, kung tayo hindi iniingatan ni Yahweh at pinabayaan tayo, ibig sabihin karumal-dumal, nakakatakot, nakakasindak na makita ang isang bayan na nawawasak at pinagtutulungan dahil walang Diyos na nag-iingat. Buksan natin ang ating mga mata. Leviticus 26:21, kung tuloy pa rin ang inyong paglabas sa akin, pitong ibayo, 7 times ang pahirap na ipararanas ko sa inyo. Deuteronomy 32:25, magkakaroon ng digmaan, kaya't ang lansangan ay mapupuno ng bangkay, at sa mga tahanan maghahari katakutan, dahil sa tabak ng kaaway, binata at dalaga ay di nila patatawarin, mga batang pasusuhin. Pati man tandang ubanin. Hallelujah. Grabe, nakakatakot. Nakakatakot. Kung hindi tayo iingatan ng Diyos. Kaya brothers and sisters, minsan, ilang beses na ako nakakita ng nakabasa ng balita about pastors who died, committed suicide. Even pastors na iniwan ang kanilang ministry at sinabi nila na hindi na sila nananalig kay Kristo. Nakalulungkot to, mga kapatid. At ang tao naman, ang mga kapatiran naman, ang mga Kristiyano naman, mapapailing, nakalimutan nila that we are brothers keepers. Bahagi tayo ng kapahamakan ng iba't isa. Sa ating pagsunod, bahagi tayo ng kanilang paglago at paglapit sa Panginoon. Pero sa hindi pagsunod, sa katigasan ng ating ulo, sa halip na sila'y maligtas, sila'y mapapahamak. We do not cause their destruction. Pero yung hindi natin pagpapasakop sa Diyos ay bahagi upang sila ay mapahamak. Saan ba nagkukulang ang mga leader? Kaya nga, binabahagi namin sa inyo to upang maipanalangin nyo. Upang mapalakas nyo ang loob ng mga lingkod ng Panginoon. Sabi nga, meron lang kami isang buhay. Hindi namin kaya na nasa lahat ng dako sa parehong oras. Meron nangangailangan ng tulong dito, meron nangangailangan ng panalangin dito, meron nangangailangan nito. Pastor, ba't hindi mo tinutulungan si ganito? Kapatid, I tried. Sinubukan ko namang tumulong. Pero karaniwan, hindi nila tinatanggap ang ating mga payo. Karaniwan, hindi nila pinakikinggan ang salita. Iniisip nila na sila ay pinipersonal. No, amen. No, amen. God forbid na ang motibo ng mga lingkod ng Diyos ay para sa kapamakan nyo. God forbid na sino mang lingkod ng Panginoon sa gawain ng Jesus our provider ay magiging dahilan para mapahamak ang kaluluwa. No, amen. What are the areas of failures of the self-serving leaders? Nawa wala tayong ganitong leader, and nawa ipanalangin natin na huwag maging ganito ang ating mga lingkod. The areas of failures of the self-serving leader, sabi ng English version, all their watchmen. Kaya yung mga salitang gagamitin dito, watchmen, shepherd. Okay? All their watchmen are blind. They are unaware. All of them are like mute dogs, unable to bark. They pant, lie down, and love to snooze. Unang-una, ang sabi niya, bulag ang mga leader na dapat magpaalala sa mga tao. Okay? Bulag. Blind watchmen. Ezekiel 3:17, as a watchman of the Lord, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel, anuman ang sabihin ko sa iyo, isasabihin mo sa kanila bilang babala. Pag sinabi ko sa masama na mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, mamamatay siya.
Pero kung siya ay binalaan mo at nakinig, naligtas siya. Pero kung sa kabila ng yung babala ay hindi pa rin siya nakinig, pinili niya ng kapamakan. Ito ang dapat ginagawa. Pastor, bakit hindi mo pinakitinutulungan si ganito? Kapatid, ulitin ko, I tried. Nung una, ginagawa ko talaga, kahit hindi lumapit. Pero naniniwala ako nung time na yon, halalo, hindi sila lang makinig. Sa halip na makinig, nagre-resist sila. Hello. Napakahirap sa isang leader kung nakikita niya ang nangyayari sa kanyang mga kawan at sa bawat mensahe, nandoon ang kasagutan pero hindi nila nakikita. Nalalako sila Pablo nang sila ay magpagaling ng isang lumpo. Nang makita niya yung lumpo na yon ay may pananalig na siya ay mapagaling. Ipinagaling niya yung lumpo at yung mga tao doon ay itinuring silang Diyos na bumaba sa lupa. Sinamba sila, hinandugan ng mga sakripisyo. Pero sa kabila na sabi nga sila Pablo ay pinagsabihan ng mga tao. At itinutuwid sila nung oras na yun. Itinatama sila pero hindi nakikinig ang mga tao. Di sila nakikinig. Pagkatapos, dumating ang mga Hudyo at nagkalat ng kasinungalingan. Yung kanilang hinandugan ng sakripisyo ni sila Pablo, dahil sa kasinungalingan ikinalat ng mga Hudyong yon, ano nangyari? Pinagbabato sila. Ang dalangin namin kapatid, marinig niyo ang salita ng Diyos. We are only messengers. We are only God's instrument. Kami mga lingkod lamang ng Panginoon. Nasasaktan kami. Kung nasasaktan kayo, nasasaktan din kami. Wala kami magagawa sapagkat ang salita ng Diyos ay diretsyo. Kung yun naman nagagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ka dapat masaktan. Kung nakasusunod ka sa Panginoon, hindi ka dapat maapektuhan. Pero nakalulungkot na sa kabila ng katotohanan, andun pa rin ang katigasan ng ating puso. Kahit sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot, sabi ni Pablo, kung mapahamak ka sino man sa inyo. Sapagkat ipinahayag ko lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo, wala akong inilingid na anuman. Hindi ko kayo tinuturoan maging tamad. Ang nais ko lamang, ay bigyan nyo ng pansin ang kanyang salita. Kilalanin ng Diyos at ang kanyang kalooban. Hindi akin ang pinahayag ko, kundi galing sa Diyos. Hindi salita ko, kundi salita ng Diyos. So number one, ano yung unang failure ng mga lingkod ng Panginoon? Blind watchmen. Let's pray that our leaders are not blind. Hindi sila bulag. Yung kabulagan sa katotohanan ang pinag-uusapan natin. No, na matutulungan nila, mabibigyan nila ng babala ang mga anak ng Diyos at maitutuwid sila. Open rebuke is better than secret love. Kaya nga sa mga kapatid, pakilinaw nyo lang. Ako ba in-unfriend nyo na? Wala eh, hindi nyo ako makakasama sa kwentuhan. Kahit gusto kong magpatawa, hindi ko magawang magpatawa. Hindi ko makiliti ang inyong mga tenga para matuwa kayo sa akin, no. Masakot ako sa Diyos kaysa sasabihin ninyo. Isaiah 56 verse number 2. Para sila mga asong di marunong tumahol. Yun na nga eh. Ano niya may alagang aso?
ng aso, sabi nila man's best friend. Pero nung una, ito ay mga taga-warning, bantay ng mga tupa, taga-tahol kapag may mayroong panganib. Pero paano kung ang mga leader at mga lingkod ni Lord ay hindi marunong tumahol? Sabi nga, hindi nila ginagawa ang kanilang dapat gawin. Itama ang dapat itama. I-rebuke ang dapat i-rebuke. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 9, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag na masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapamakan. Ang simpleng pagnanais na umulad ay magbubunga ng tinatawag nating kapamakan. Hindi masamang yumaman. No? Hindi masamang magangad ng kayamanan. Pero kapatid, ang masama ay kung ito ay gagawin mo hindi sa tamang paraan. Hello? Kung dapat ito ay merong pananalig. Ang kayamanan ay resources na nasa Diyos lamang. Ang Diyos lang ang nagmamay-ari. When God gave you money, treasure, and wealth, the purpose of that is for the glory of God. Kasi sabi ko nga sa inyo, hubad tayong dumating sa lupa, hubad din tayong aalis. So sa mga taong masama, hindi nila madadala ang kayamanang ninakaw nila. At ang pinagnasaan nila at kinamatayan nila na kayamanan, hindi nila maiuuwi. Kahit sabi nga sa aklat ng Ecclesiastes, ganun din. Nagtrabaho ka hanggang sa yumaman ka, pero pagdating ng oras, hindi ikaw ang makikinabang, kundi ibang tao. Sapagkat pagdating ng oras, iiwan mo ang mundong ito at wala kang madadala na kahit ano. That is the truth. Kaya nga ho mga kapatid, pastor, okay ba yung pag-utang? Kapatid, ulitin ko. Kung walang pananampalataya, kasalanan yan. Hindi ko sinasabi masama ang umutang, pero isang bagay lang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, be responsible. Sapagkat kung mangungutang tayo, automatic, nagkakasala tayo sa tao at magiging dahilan yan para isuplong tayo sa Diyos at sa authority. Kahapon, nakausap ko isang kapatid na nagka-problema rin sa ganyan. Sabi ng Colossus, mag-ingat kayo sa pakikitungo nyo sa hindi mananampalataya, lalo na pagpera, sapagkat bulag ang tao na nagmamahal sa pera. Bulag, hindi nakikinig ng katotohanan. Puro paghahangad ang nasa puso nila. Pastor, sobra ka naman pa, ganyan ba ang mga taong nagmamahal sa pera? Kapatid, hindi ako nagsabi niyan, ang salita ng Diyos. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na magkamal sa salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Sa halip na managana, sa halip na magalak, sa halip na maging masaya at mapayapa, yung pa ang naging dahilan ng paghihirap ng kalooban nila. Kung kalooban ng Diyos yung mga bagay na yan, bakit ka nahihirapan? Bakit ka nalulugmok? Bakit ikaw feeling mo nalalayo ka, na nilalayoan ka ng tao? Yes, brothers and sisters, dahil doon sa pag-ibig sa salapi. Sipin mo, iiwan ang pamilya, tatalikuran ang pamilya. Nung una, para sa pamilya. Wala naman libreng droga. Kaya sabi nga natin, yung paghawak mo ng pera, yung responsibility, sa'yo yan. Kung gamitin mo yan sa pagbili ng pinagbabawal na gamot. Kaya minsan sabi nga, mas mabuti pa wala kang pera upang hindi ka magbisyo. Pero, iba eh. Pag wala kang pera at gusto mo magbisyo, yun, natututong magnakaw. Sin, begat sin. Pag nagkasala ka, manganganak pa ito ng mas malala.
mula sa pakupit-kupit hanggang sa pagnanakaw na, at mula sa pagnanakaw hanggang pagpatay na. I remember a news na nagsabi na isang inutangan ng malaki, hundreds of thousands, siguro para makaligtas yung umutang, pinapatay niya yung tao. Akala niya, ligtas na siya sa kanyang utang. Sapagkat merong isang maniningil na walang taong makakapagtago, at yan ang Panginoon. Hello? Kaya nga ho kapatid, kung di namin ginaganap ang aming tungkulin, marami sa inyo maliligaw, mapapahamak. Nalulungkot naman kami pag kayo ay nagdidesisyon sa isang bagay, at pagkatapos, pag naging problema na ito, saka kayo lalapit sa amin, minsan huli na. Hello, gusto man namin kayong tulungan, no? Wala ho kami magagawa, kapatid, sapagkat ang kasalanan ay mayroong tinatawag nating consequence. Ano yung consequence? Yung bunga ng mali. Maaring ito ay isang legal, ibig sabihin, makukulong ka. Kalawa, yung consequences na ito ay magiging dahilan ng pagdurusa ng iyong pamilya, salip na ikaw lang. Brothers and sisters, hindi kami kasama ng mga nagagalit sa inyo. Ang simbahan, ang Panginoon, ang iglesia ay para sa inyong paglaya. Nandun kami sa panig para kayo mapalaya at mapalapit muli sa Panginoon. Kung alam niyong patungo na kayo sa paglubog dahil sa kasalanan, kapatid, tumawag ka sa Diyos. Pakinggan mo ang kanyang salita. Hallelujah. Let's pray that our pastors, our leaders, and even our exhorters, yung mga nangangaral sa atin, nawa ang makita sa atin ay hindi yung panghuhusga, kundi yung pag-ibig, yung pagmamahal. O sabi nga ni Pablo, open rebuke is better than secret love. Mas mabuti nang itama mo siya kaysa konsintin mo siya. Hello, kung mali ang ginagawa nila, sabihin niyo ang katotohanan. Sabihin ng iba sa atin, ako, huwag mo na, hindi pa ready yan. Kaya nga ako, kapatid, nakikita ko, na may alam ako, at higit sa lahat, alam ng Diyos yun. Pero hanggat hindi tayo nakikinig, hindi tayo lalaya. Hallelujah. Mga kapatid, lagi ko pinapaalala, mahal namin kayo. Mahal namin kayo, mga kapatid. Hindi kami kalaban. Ang kalaban nyo ay ang kaaway, ang diablo. Ang kaaway natin ay ang mga espiritual na kasinungalingan na ikinakalat niya upang sirain ang ating relasyon. Sa mga nag-unfriend sa atin, okay lang. Wala ako sama ng loob sa inyo. Ako ilingkod lang Panginoon. At kung hindi niyo ako pinakikinggan at hindi niyo ako pinaniniwalaan, ay ganun din ang ginagawa nyo sa ating Diyos. Pastor, may tiwala kami kay Lord, wala sa inyo. Kapatid, marami na rin tayong naririnig na hindi maganda. Pero isa lang po, ilarawan nyo po, ano po ba ang ginagawa ko araw-araw? Ano ba ang ginagawa ko para sa kapakanan ng bawat isa sa atin? Nagpapayaman ba ako? Nagpapalakas ba ako? No. Amen. Masakit man, kailangan ko sabihin ang mga salita, kailangan maituwid upang maliwanagan at mapalaya. Kaya nga ho, pag pinagpala kayo dahil sa pagsunod, masaya kami. Pero kapatid, hallelujah, we also need prayers. Kumakain din ang mga lingkod ninyo. Naghahangad din sila na magkaroon ng mga basic na pangangailangan.
Mabuti na lang tapat ang Diyos at hindi kami pinababayaan. Pero kapatid, paano pagdating ng oras kung kami ay mawawala sa inyo? Sino ang gagamitin ng Panginoon? Pray for us. Hindi ko kayo sinisingil. Ang hangad lang namin, huwag kami magkulang sa Diyos. Huwag kami magkulang sa paglilingkod. Huwag kami magkulang sa pag-ibig. Huwag kami magkulang sa pagpapaalala sa inyo. Mga kapatid, ulitin ko, mahal kayo ng Diyos. Kung makalimutan nyo man kami, mga pastor at mga leader, mga workers na nanguna sa inyo, naggabay sa inyo sa espiritual na paglago at relasyon sa Diyos, huwag mong kalilimutan si Kristo. Yun lang. Kalimutan mo na pangalan ko, kalimutan mo na kami, pero huwag lang si Kristo. Sapagkat siya ang tunay na mabuti, siya ang tunay na pastol, siya ang ating kaibigan na inalay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ko at kaligtasan nating lahat. Tutuloy natin ang pag-aaral na ito bukas. At ngayon po ulitin ko kapatid, mga kapatid, ipanalangin nyo ang lahat ng mga pastor, ng mga lingkod ng Diyos, ng mga leader na nagtatrabaho sa iglesia, na tayo'y manatiling tapat sa Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Heavenly Father, we thank you and we bless you. Your word is truth. It hurts. Masakit. Nasasaktan ako, nasasaktan ng aking mga kapatid. Pero kailangan ito para kami ay maliwanagan at mamuhay ng may katwiran sa iyong harapan. Dalangin ko ang banal na Espiritu, ang siyang humipo sa bawat isa at magpaalala na ang kaaway namin ay hindi tao, hindi kapatid, kundi ang diablo ang gumagawa ng kasamaan, ng kadiliman, nagkakalat ng kasinungalingan. Lord, I pray, O God, open our eyes to the truth. And I pray the JOP ministry will be free to preach the gospel, free to go and bring the gospel, free to teach and lead people to Christ. Salamat po ng marami. Ito ang dalangin ko, ang maging tapat kami sa iyo sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, habang kami nabubuhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Amen and Amen. Magandang umaga. Sa Diyos po lamang ang papuri.